So pagdating naman sa mga ano, sa mga properties ni Kibuloy, like I said, meron nang nailabas yung Rattler, yung properties niya dito sa Hawaii, dito sa California, sa Canada, at yung iilan dyan sa ano, sa Davao. So ang susunod na ilalabas yung ibang mga properties niya sa Nevada, no, sa Las Vegas at sa iba pang iba. So abangan niyo po yung mga ano, mga news na yan, nasa ano po, nasa website ng Rattler. Nandiyan po lahat yung mga yung details ng mga property, mga ari-arian at kung ano pang meron kay Kibuloy. Nasa ano po, website ng Rattler. So bisitahin niyo po yung website ng Rattler. Thank you guys. Okay. Elsa Aquino, bigla naglabas ng video message ang MNLF supporting Kibuloy. O nga, yesterday, ay kagabi pala, before I went to bed, nakita ko yung video from the MNLF na supportado daw nila sa Kibuloy at makikipaglaban daw sila for Kibuloy. So alam naman natin na si Robin Hood Padilla ay, you know, member of this at siya ay supportive ni Kibuloy, kaya nakikiisa itong MNLF, no, na makipaglaban for Kibuloy. So now, let's pray na sana yung pagkuha kay Kibuloy ay hindi maging madugo, kasi ang gusto ni Kibuloy na ang lahat ng mga workers niya ay makikipagpatayan o makikipaglaban ng patayan for him. At alam po natin kung ano ang mindset ng mga members ni Kibuloy, hindi na po sila nag-iisip, no? Matagal nang wala nang ano, function properly yung kanilang mga pag-iisip. Kaya idalangin po natin na sana matauhan sila bago magkaroon ng casualty at sila ang magiging casualty sa pagkuha ni Kibuloy. So ngayon daw, may dumating sa atin ang balita, ngayon lang, siguro mga 30 minutes ago, na si Kibuloy ay nagtatago sa kuweba ng bundok. So pero alam din natin kung saan man siya magtago, guys, like I said, naka-coordinates na yung kanyang mga lugar. Kahit sa kuweba man, kahit sa ibabaw ng bundok, naka-coordinates na po yan, no? Lahat naka-coordinates na. Kaya wala po tayong worry, no, kung saan man po siya magtago, kasi kahit saan siya pumunta, meron ng ano, tawag nito parang laser ba? Laser tag. So, kaya masyado nang napapraning si Kibuloy. Noon, hindi niya alam yan kasi hindi naman natin sinasabi yan. No? Kasi pag sinabi natin yan, napatulan na tayo ng dila. Pero ngayon, I can say things like that kasi nakalabas na yung mga warat ko kasi. So I'm not worried anymore, no, na sabihin yung mga bagay na ganyan. Kasi nakalabas na. So why hide? So ngayon, wag po tayong mag-alinlangan. Don't worry, pagdating dyan na pag naghanap na talaga yung ating mga authorities kay Kibuloy, hindi po mahirap puntahan ang lugar ni Kibuloy. Like I said, kahit saan siya magtago, nakitang-kita po natin ang kanyang location. No? Kami nga dito nasa US, makikita. Kayo ba dyan sa Pilipinas? Hindi. Coordinated po yan lahat. So thank you. So even yung MNLF makikipaglaban, I don't think na they can prevent what's going on right now. So Elsa, thank you for your concern, but I think that's very, you know, okay lang yan. Yes, my concern, pero hindi po yan hadlang, no? Yes, thank you. Ray Alicante, huwian ka kadali si Kims. Human inday lamang. Thank you, Ray. Christian Amoyan, darating na talaga ang kaharian ni Kibuloy. Yan ang sinabi niya, dapat isama ang kanyang hugaw. Siguro, no, ang mga, kasi inimbitahan dito sa Panginig, excuse me, si Jacqueline Roy, yung kanyang current hugaw ngayon. Si Ingrid Canada, yung unang hugaw. Kasi siya yung first na ano, in spiritual wife ni Kibuloy, bago dumating yung iba. So inimbitahan sila pero hindi po sila dumating. So I don't know kung kasama sila sa warag umaris ng Kibuloy.
Tingnan lang natin. Guys, naalala niyo yung ano, yung video ko kagabi na sinabi ni Kibuloy na yung kanyang kaharian, i-share ko nga ulit 'yon para ma-digest natin pareho. Kasi gusto kong intindihin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Kasi si Kibuloy mahilig siyang gumamit ng mga ano, mga simile, mga tawag dito, mga terms na open for, you know, multiple interpretation. So ngayon, gusto kong i-digest natin uli kung ano ang ibig sabihin ng particular things na sinabi niya about sa inner something. So I will re-share that with you guys. Kasi pinag-isipan after ng ating tawag nito, ng ating life. Okay, sabi ha. Yung aking pag-share ko muna ito. Pinagpagduha-duha. Bisan sa pulong, bisan sa conversation, the Father will not forgive it anymore. That's why, karoon ko nakakita, there is an unforgivable, unpardonable sin. And this is it. Shall hurt the Son. By word, by thought and by deed. Ayaw pagunahunag dautan nga makasakit sa anak, bisan sa pulong, bisan sa hunahuna, bisan sa sulti, o bisan sa pagduha-duha. Wala na itugutan ng amahan anak. Nagpabili ng he that honoreth the Son, honoreth the Father. Ayaw yun mo panghilabot na dito. Ayaw mo duha-duha, bisan sa inyong hunahuna, ang anghel nagatanaw sa inyo ha. So guys, ang sabi niya, huwag daw pasukin yung inner sa kaharian ng Diyos, kahit daw sa pag-iisip, sa pagsasalita, at sa mga doubt, huwag daw i-entertain. So ano ba talaga yung huwag daw pasukin yung inner ng kaharian? Kasi pag pinasok daw yun, may interno. So, patuloy natin. Bisan sa unahuna, ayaw gyud ko ninyo sakiton pinagpagduha-duha. Bisan sa pulong, bisan sa conversation, the Father will not forget anymore. That's why, karoon ko nakakita, there is an unforgivable, unpardonable sin. And this is it. Okay? Oh. Son of man, buhaton ni mo tanan sa iya. Katugibuan la, as a son of man, kay nilang ko, as a son of man lang. Di wala mo sila to, son of God ko. Son of man lang ko. So, they did everything they could possibly do to hurt me. But now, ipaila sa mahan ang son of God, being a son of God, really, kamo'y nakauilang una-una. Pagkakita dugni mo ang pagiging son of God sa son, unpardonable, unforgivable sin to. Kapag daw ating pinatch yung pagiging son of God ni Kibuloy ay unpardonable, nagkaroon, we are committing unpardonable sin daw, sabi niya. So, ipagpatuloy natin. O, ngayon, tinatch natin si Kibuloy, meron na tayong mga unforgivable sin. So, ngayon, idiretso natin. Kasi meron akong gustong, yung gusto ko na i-focus natin yung ating attention sa susunod niyang sasabihin. Kasi double purpose or multiple purposes. Or interpretation, rather. He that touches the Son, touches the Father. Mananasya ang prinsipyo. He that honoreth the Son, honoreth the Father. He that honoreth
honoreth not the Son, honoreth the Father. He that hates the Son, hates the Father. He that touches the Son, touches the Father. He that wants to kill the Son is killing the Father. What will the Father do? Kasi wala may line na kailas anak. No one knows the Son but the Father. And no one knows the Father but the Son. And to whom the Son will reveal Him. So, this is a commandment. So, a kingdom citizens, be watchful over that. There is a circle within the kingdom nation, which is the Holy of Holiest, which is inviolable. Yan guys, narinig nyo? There is a circle within the kingdom which is the Holy of the Holiest daw. Yan ang gusto kong pag-usapan natin. What is that circle which is the Holy of the Holiest? Anong ibig sabihin niya yon? Na huwag i-touch yan. Oh, sige. I-digest natin. Uli. Digest natin. Over that. There is a circle within the kingdom nation which is the Holy of Holiest, which is inviolable, which is the Father and Son relationship. Don't go near that. There is a circle within the kingdom na yun ang relation, nandoon yung relationship ng Father and the Son. Huwag daw pasukin yan. What does that mean? What does it mean, guys? Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin niyan. Na kuryente mo. Sandali. Ang kalibutan na kuryente na. So, kanang tanan nagdawat sa kuha. Kapag pasukin daw yun, makukuryente tayo. Kapag pinasok yung inner, yung circle ng kingdom, makukuryente daw tayo. Grabe itong ibuloy na to. Aloy ko, di nagidnaan sila mapasaylo. I am sorry to say that. May pato ni Gawas, nga wala agad ng hilabot. Bisa ni Gawas sila. So guys, ang ibig sabihin ni Kibuloy doon, sa sinabi niya, na sa loob ng kingdom, merong circle. At ang circle na yon ay huwag dapat pasukin ninuman. Kasi nandoon, yun ang parang connection niya sa ama at sa anak. So anong ibig sabihin yan, guys? Let's think it through kung anong ibig sabihin yan. No. For me, the interpretation is this. Yung inner circle ni Kibuloy na yung mga pastoral, wala pong sino man na nakakapasok dyan maliban sa mga pastoral. At ang laging sinasabi ni Kibuloy noon na siya lang ang pumasa sa ano, tawag ito, sa fleshly, yung, tawag ito yung term na ginamit niya, yung something about the flesh. Siya lang daw yung pumasa, no? Siya lang yung pumasa pagdating sa inner of the flesh, no? Yung ating desire, fleshly desire, siya lang daw ang pumasa. At ang tawag niya, ang sabi niya, siya lang ang nakakapasok sa kuweba, the cave of the flesh. Siya lang ang pwedeng pumasok doon because siya lang ang pumasa. Now, what does that mean? Ganyan ang mga terminology na ginagamit ni Kibuloy to create confusion para yung mga pastoral, kung sino man, ay hindi magdig sa kung ano talaga ang ibig sabihin noon. So, ang ibig sabihin po noon, sa loob ng kingdom, merong mga inner circle at doon nangyayari itong mga sexual activities ni Kibuloy na hindi dapat pasukin ni Numan. Kasi doon nangyayari ang koneksyon ng ama. Yan ang laging sinasabi ni Kibuloy. Nakita niyo naman ang testimony ng ating mga pastoral ng mga rape victims ni Kibuloy na yung pakikipag-sitting kay Kibuloy ay koneksyon yan sa ama. It is a privilege na ma-rape ka ni Kibuloy kasi ibig sabihin yan, koneksyon mo yan sa ama. At yan ang nagiging papel ng mga inner circle ni Kibuloy, mga inner of the innermost. So yan ang ibig sabihin yan. O gusto kong ipalabas yan kasi yung mga workers,
hindi nila alam kung anong ibig sabihin yan. Yung mga members, hindi nila alam and they don't have the guts to even think it through. Kasi wala silang capability to think it through kung ano talaga ang ibig sabihin niya. Why would you say something like that? No? Sige nga. Why would you say something like that if your intention is not to create confusion to people? Why can't you be clear with your statement? No, kung yung purpose mo ay magiging transparent, ay transparency ang purpose mo, why can't you be clear with your statement? So the fact na ginagamit niya ang mga ganitong mga words, no, mga statement na hindi mo alam kung ano talaga ang ibig sabihin. Kasi spiritual daw lahat. Lahat sa kingdom, kailangan i-spiritualize mo. Kaya itong mga pastoral natin na nire-rape ni Kibuloy, they don't think that we were being raped. Kasi spirituality, kailangan mong i-spiritualize ang mga nangyayari sa iyo sa kingdom. Kasi yung rape sa ano sa outside the kingdom, yung lalagyan ka ng shackle dito sa kamay, oh, tapos pipilitin ka, iba po ang rape sa kingdom, hindi ganyan ang pamamaraan ni Kibuloy. Babasahan ka po ng Bible. Sasabihin sa iyo yung Romans 12 na offer your body as a living sacrifice to God, holy and acceptable. Yan ang ano, yan ang paraan ni Kibuloy. Now ngayon, tatanungin ka, will you be willing to offer your body to God? Siyempre, ikaw na worker ka, ang layunin mo ay maglingkod sa Diyos at yun na nga, nag-full-time ka na nga kasi yun na ang ano mo, ang purpose mo. Sasabihin mong ayaw mo ngayon, hindi mo naman iniisip, wala sa isipan mo na makikipag-sex pala yan si Kibuloy sa'yo after that. Kasi ang purpose na nandoon ka sa kwarto ni Kibuloy, magmamassage ka lang. Tapos unti-unti, tatanggalan ka na ng damit kung saan-saan na nakarating yung kanyang kamay. What can you do? Tapos, hindi, pagka umayaw ka, lahat ng mga tao dyan sa pastoral, para kang ano, para kang may sakit na nakakahawa. Wala nang kakausap sa'yo, tatanggalan ka na ng lahat ng mga privileges, tapos ilalagay ka, magbungkal ka ng lupa, kung saan yung pinakamababang trabaho sa loob ng kingdom, doon ka ilalagay as your punishment kasi hindi ka pumayag na ialay yung sarili mo sa loob ng inner ni Kibuloy. Ganyan ang ibig sabihin yan, guys. Kaya gusto kong i-digest natin yan kasi kung hindi talaga natin isipin, hindi natin intindihin kung anong ibig sabihin yan, parang mag-ano lang, parang it just go through na walang value, no? Pero but when we think it through, maintindihan natin ganun ala ang ibig sabihin niyan. Huwag mong i-touch yung inner circle kasi ang dami ng mga pastoral na lumabas, di ba? O yung mga pastoral na yun na nandoon pa, sila yung kunyari nakikipaglaban sa mga nag-testify natin ng mga babae ng mga pastoral na hindi daw nangyari. Hindi nila sinabi, hindi nangyari ang sexual activities doon. Pero sinasabi nila ng mga sinungaling, mga gawa-gawa, no? Pero lahat sila na nagsasabi ng mga sinungaling, mga gawa-gawa, sila ay isa sa mga parausan ni Kibuloy. They won't accept that na parausan sila kasi sa kanila, they are offering their body to God, no? So talagang twisted, guys. Twisted. Masyadong twisted yung kanilang ano, yung kanilang perception, yung kanilang mentality. Kaya, we are so glad that we are here right now. You know? Ano na natin? Hawak na natin. Hawak kamay na natin ang justice. For them. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa mga nandoon pa sa loob. Guys, idalangin natin, lalong-lalo na si Stephanie Ibarra. Kasi yan si Stephanie Ibarra, siya ang pinakapaborito ni Kibuloy na pastoral. At batang-bata pa yan si Stephanie Ibarra ay inumpisahan na yan ni Kibuloy. Hindi yan pinaaral ni Kibuloy. And she is one of the beautiful pastoral din. Idalangin natin na pagkatapos nito, no, magkaroon ng chance to start a new life si Stephanie. Kasi sa lahat ng mga dumaan kay Kibuloy, parang siya yung ano, parang siya yung masyado kaming nasasaktan for her. Kasi ilang beses na yan lumayas. Pero hindi po yan nag-success. Kasi, sabi ni Kibuloy, kung wala si Stephanie, walang kingdom. So ngayon,
ganito na ang sitwasyon, how can she start her new life? You know, how can she start all over na fresh? Yung education niya, hanggang lang yan, grade 3. So, hopefully, no, merong magawa yung ating system sa Pilipinas to protect her and to give her, you know, a chance to start a new life. Kasi sa lahat, like I said, sa lahat ng mga nandiyan kay Tibuloy, siya yung, kumbaga, siya yung sobrang nakakaawa. So, kaya salamat guys. Now let's read. Nawala yung aking focus. Let's read some comments. Junjun Diarog, mas pili o ni kids nga ma-wanted kay sa magpanako. Yes, yan ang ano niya, ang ginagawa niya, but let's see, kay kahit saan siya magtago, like I said, nakikita siya at makukuha siya. So, Elisa Aquino, delay pa rin ang firma ni Subiri. Grabe talaga. Yes, delay, pero at least na ano na, napirmahan na. No, let's look at the bright side now. At looking forward sa susunod pa ng mga mangyayari. Jo Talan, nanlaban si Fake Pastor. Manlalaban daw sila. Yun ang gusto niya. Yun ang panawagan niya sa mga workers at members at sa iba pa na mga gustong sumali sa kanyang ano, gusto makipagsimpatiya sa criminality na ginagawa niya. So yan ang ano nila, ang plano nila. But we'll see, you know, hindi naman magtatagumpay talaga yung kasamaan, no, over sa kabutihan. God is on our side. At ito na nga, unti-unti na nating nakikita ni Juana. Alright, Josephine Lorta, lumiliit na mundo ni Kibuloy, Ma'am Marlene. Yes, lumiliit na masyado. Si Naida Villanueva, unahan na lang kung sino mauna mag-arrest kay Kibuloy. Yes, unahan na lang talaga. Imagine, meron ng warrant of arrest from the House, meron ng warrant of arrest from the FBI, meron ng warrant of arrest from the Senate. Ngayon, yung DOJ ay posibleng maglalabas ng warrant of arrest din for Kibuloy. So grabe, back-to-back, front, side-by-side ang mga warrant of arrest ni Kibuloy. Siya na talaga yung pinaka-ano, no? Pinakasikat na wanted sa buong mundo. Grabe. Unprecedented talaga yung mga nangyayari sa kanya ngayon. It's very unprecedented. Thank you. Ronnie Lintag, Miss Arlene, hindi na nakakatulog si Pacquiao. Hindi na talaga, kaya masyado nang napapranik sila. Tita Isa, Channel, God bless. Yes, God bless din sa'yo. HTD 2021, heart. Thank you. Alex Villarnino, Miss Arlene, I congratulate you for your courage in exposing the truth regarding the disappointed son of God in Davao. Yes, thank you so much. Ilsa Aquino, sa mga oras na ito, sigurado may ginagawa ng paghahanda ang grupo ni Kibs na pagdakip sa kanya. Huwag muna tayo magsaya hanggat hindi pa nahuhuli. Yes. Salamat. Rolando Dominguez, sana po na-send niyo na po yung voice recorded na mula ang pastor. Yes, nasa ano na po, nakakompile na po lahat ng mga evidence natin. Wise Pinoy, parang ineffective yung word na stop para pigilan ang arrest warrant ng Senado laban kay Pastor Tibuloy. Yes, and effective because that is illegal, no, kung gagawin nila yan. Silang matutrukol. So, yes, masaya tayo sa mga pangyayari. Jin N, magandang balita, warrant of arrest anytime now. Yes, anytime now, nasa ano na, makukuha na si Tibuloy. Lope Juan, I salute to Senator Risa and Senator Coco. God bless po. Yes, God bless sa kanila talaga. Alicia Macaso, sana sa US makulong si Tibuloy. Kung dito siya sa Pinas, ay di ay pinitignan sa kanya. At marami siyang kilala na mataas, lalo pa sa Senado. Gagamitin niya ang pera niya. Magugulo pa mga followers niya. Yes, yan ang ating ano, yan ang ating hope. But tingnan natin kasi gumugulong naman yung mga ginagawa nito sa US din. So we'll see. Elisa A. Aquino, MNLF naman ngayon, nagpahayag ng suporta kay Kid. Malakas talaga dahil kay Duterte. Yes. Pero guys, di ba si Duterte, nagkaroon yata ng sakit si Digong. Parang na heart attack yata. Nasa hospital daw the other day.
So, pag nawala na yan si Duterte, wala ng pader na masasandalan si Tibuloy. How can he hide? He can hide, he can run, but we'll see. Nanay Alma TV Channel, gulang risa para sa inaapi. Yes, Mighty Baisa, shouty, Mighty, thank you. Edin yung God bless always to you, Miss Arlene, and your family. Yes, thank you so much, Caroline Kawakami, Hante. Thank you, Caroline, for being here. Achero, medyo malakas eko. Okay, okay na siguro. Good PM, Miss Arlene, ganda. Yes, Miss Carr, thank you. Good PM din sa'yo. Limon Labrador, good evening, Miss Arlene. They were Broderick Meredith, Gerald Western. Okay, thank you. Update, hello, watching from New York. Caroline Kawakami, congratulations. Finger red, number one. Yes, okay, thank you. Jen N, more power to the woman of the Philippines who exercised the right for justice to all victims and families. Yes, congratulations sa lahat ng mga babae na tumaglaban. Guys, ito pang sasabihin ko sa inyo. Sa sobrang pang-abuso ni Kibuloy sa mga babae, this is what's going on. Imagine mga babae talaga ang kumalaban kay Kibuloy ngayon. Sa senatory, sa babae. Tayo ay babae. Yung FBI agent natin dito ay babae. yung nag-turn over kay Kibuloy doon sa FBI ay babae din. No? Yung nakikipaglaban kay Kibuloy sa mga witnesses, mga babae. So guys, babae against Kibuloy. So it's really amazing, no? Kaya tayong mga babae na inaabuso, huwag na nating hayaan na manatili ang mga ganitong mga gawain. No? Let's hold the abuser accountable kahit sino pa sila. So Linda Parma, Marlene, meron ka bang kakilala na nasa loob ngayon na nakapagsabi kung saan si Kibuloy? Yes, marami po tayong contact na nasa loob pa ni Kibuloy, no? Marami po. At hindi tayo worried kung saan siya magtago kasi like I said, naka-coordinates na po yan. I don't know kung alam niyo kung ano yung coordinates. Kapag tayo po ay piloto, no? Yung mga pilot, pag nakarating, meron silang gustong puntahan na lugar, i-coordinates nila yon para tama yung paglanding nila. So, ganun po ang sitwasyon sa mga lugar ni Kibuloy. It's being coordinated na. Noon pa yan, no? So, no worry about that. Alex Balernino, sana dalhin siya ng FBI sa Guantanamo Children's Shed. Nagpabagay. Naku, hindi namin siya mabisita. Sana doon sa ano, sa California lang para mabisita namin siya doon. Si Vera C. Fernandez, ay salamat sa wakas ng kangiti na si Vice President Yehe. Ang saya talaga, Ma'am Marlene. Gusto ko kong laban si kids. Okay, Tita Isan Channel, watching from Abu Dhabi, from Bohol. So glad and praying, Sis Arlene. Yes, thank you. Erdeline Villarin, Ma'am Arlene, God bless you always. Greeting from Netherlands. Thank you, Erlene, for being here. Erwin Lopez, maganda gabi sa lahat. Good morning, Ma'am Arlene. Yes, Erwin, thank you. Rose Glory, shout out to you. Also, Miss Arlene, God is on your side. Stay strong and brave, Ma'am. Yes, thank you, thank you. Power. Hi, Ma'am. Are you watching from San Francisco, California? God bless. Yes, thank you. Tiger Lily, magandang gabi po sa lahat. Jail kids, buti na nakapag-isip-isip na si Subiri kasi nagalit na ang madlang people. Yes, nagalit na talaga kasi hindi talaga pwede na tapaingan niya yung warang authorities. No? Pwede, it's unacceptable. Hindi tayo papayag ng gano'n. Nanay Alma TV Channel, mayabang pa rin siya kasi nasa likod pa niya si Duterte at mga galamay. Yes, yung kayabangan ni Kibuloy, innate na yan eh. You know, inborn na sa kanya yan. So, hindi na matatanggal yan, regardless. Maano man yan, nasa kulungan man yan, ano pa rin yan, tawag nito, humbug pa rin yan. Kasi innate na yan eh. Part of him na yan. Jen N, ha? Kibuloy does not surrender, he will consider the fugitive. Yes, Erwin Lopez, wala palang power yung 17th condition niya. Powerless na ang hampog na appointed. Yes, powerless. Nilo, yes po, kay John Pala, siligong. Yeah. John Lennon, gandang gabi, Ma'am Arlene. Gandang gabi din sa'yo, Tiger Lily. Paano kaya kung mag-ala pantag kahit may warranty pa rin mahuli? Mahuhuli po yan, don't worry. 360 clicker, sana mag-plead guilty na lang si Pacquiao para may chance pa siya. Aminin niya na lahat ng kanyang kasalanan para di siya para
maparisan sa ganun yung mga members niya magising na rin at makalaya. Yes, sana, no? Sana kung meron siyang awa sa mga members at workers niya. Pero si Kibuloy, wala siyang remorse, eh, no? Nakita naman natin sa personality ni Kibuloy, and that's very common sa mga narcissistic, no? Mga personality narcissistic psychopath. Wala silang remorse. Hindi sila marunong maawa, magmalasakit sa mga tao. Kaya I don't think na aaminin ni Kibuloy yung mga pinagagawa niya. So, we'll see. Silver travel adventure, praying for the success of this big fight against the tyrant. God bless you. Salamat po, Silver adventure. Jin-in, habang buhay makulong or electric chair. Habang buhay po makulong. I don't think na merong pang death penalty, no? I'm not sure. But life imprisonment is good enough, no? Okay na yan. Jan Linon, malapit na makamit ang katarungan. Yes, silver adventure. Pinag-aagawan na talaga si Kibuloy ng warat, ng arrest warrant. Yes, pinag-aagawan talaga siya. Tiger Lily, go, Ma'am Arlene. Yes, thank you, Tiger Lily. Pancho Salinas, may itim na pulang langgam dyan sa Pacquiao, kasama niya sa ilalim ng weba ng KOJC. Lead, okay. Marcos Lucan, God bless Ma'am Arlene and all brave hearts out there. Yes, thank you. It's Eve, nag-echo ka na naman, Ma'am. Okay. Alright, guys, ang daming mga comments, guys, and it's approaching to an hour now, no? So, salamat, guys. Gusto ko lang magkaroon ng update. At yun na nga, naipalabas mo na yung update. Kaya, salamat, guys. I-update natin kayo uli kapag meron na namang bagong mga pangyayari sa sitwasyon na ito. So thank you so much, guys, for joining me, no? At salamat sa lahat ng support ninyo, sa mga prayers ninyo, at sa mga financial support po na nabinibigay po ninyo sa ating mga biktima, no? And guys, I hope na magkaroon po tayo ng good night dyan sa Pilipinas, no? Kasi alam ko 11 PM na dyan sa Pinas. At again, thank you. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe our channel para updated po tayo always. Thank you so much, guys, and bye-bye for now. I love you, guys. Thank you.